Kumusta kayo mga co-drivers? Welcome back to my YouTube channel. Yun. Namiss ko rin mag-vlog, magdadaldal sa harap ng camera at sa harapan ninyo, sa aking mga manunood. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright. So, sa vlog nito mga co-drivers, kung natatandaan ninyo or napanood nyo na yung una kong vlog, yung title nun ay ano nga ba ang ginagawa ng isang mensahero or messenger sa Pilipinas. Alright. Sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko yung link nung video na yon sa description nitong video na ito. Alright. So, sa video na ito mga ka-drivers ay gusto ko lang din i-share sa inyo o pag-usapan natin sa may mga pakialam at sa mga walang pakialam, panoorin nyo to. Gusto kong i-share sa inyo kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang messenger or mensahero dito sa Pilipinas. Alright. So, ngayon mga ka-drivers, dito sa Metro Manila ang minimum wage ng mga nagtatrabaho dito ay 537. Okay. So, kami bilang messenger mga ka-drivers, medyo mataas ang aming sahod. Pero ano, hindi naman nagkakalayo sa minimum wage. Konti lang naman ang inangat. Alright. So, kami kasi mga ka-drivers, bilang messenger, kami po ay private, no? Private messenger po kami. Hindi po kami yung nasa government. Okay. Pero halos lahat ng transaction namin mga ka-drivers, lahat ng mga dinideliveran namin ng sulat or pagpapadala kami ng sulat is more on ano talaga, government office. Okay? Like post office, ganyan. Naguhulog din kami dyan mga ka-drivers. At ang pagkakalam ko mga ka-drivers sa mga mensaherong kagaya namin na nasa post office ay nasa minimum wage po sila. Okay? So, lalo na dito sa Metro Manila mga ka-drivers. Iba-iba kasi ang minimum wage ng pasahod mga ka-drivers dito sa Pilipinas. No? Iba sa Metro Manila, iba naman sa mga probinsya. So sa mga probinsya ay nakadepende pa kung saan probinsya ka nagtatrabaho. Katulad na lamang mga ka-drivers dito sa part ng Rizal. Kung tutusin mga ka-drivers, malapit na yan sa Metro Manila. No? Pero ang minimum wage nila dyan ay, ewan ko mga ka-drivers kung nasa 400 ata, mga ganyan, 400 plus. So may iba naman mga ka-drivers like sa parte ng talaga ng Visayas ay nasa 300 plus lang ang minimum wage, no? So may isang mga ka-drivers, may isang politiko or isang nasa posisyon ngayon sa government na isinusulong sana yung minimum wage sa buong Pilipinas na yun mga ka-drivers. Maganda sana yun. Sana ay matupad yun, no? At sana may isabatas yun. Kasi kaya lang naman dumadami ang tao dito sa Metro Manila kasi kagaya ko, no? Taga Masbate ako. Kaya ako nandito kasi alam ko na magandang kitaan dito kung ikukumpara naman talaga sa probinsya, no? Maganda talagang kitaan dito. So yun nga lang, no? Lahat naman ng kailangan mo dito sa Manila ay kailangan mo nang bilhin, no? Samantalang sa probinsya, meron kang pagkakataon na makukuha mo na lang sa paligid, may ililibre na lang sa iyo ng mga kapitbahay, yung mga ganun. So ngayon mga ka-drivers, bilang messenger ay matagal na akong nagtatrabaho sa Busco, no? So yun nga kung bakit ang pangalan nitong channel na ito ay Driver Messenger. Gawa nga nung hindi pa pandemya mga ka-drivers ay isa na akong driver, no? Driver lang talaga ako mga ka-drivers. Okay?
driver lang na ang trabaho ko talaga noon is yung mga anak ng boss ko. So ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa klase, unti-unti na rin akong bumabalik sa mission ko sa mga bata, no? Baghatid sundo ng mga bata. Pero kinausap na ako ng boss ko nung mga nakaraang araw na hindi naman ano, hindi naman na half day lang yung mga bata, kundi maghapon na ang klase. So tuloy pa rin ang pagiging messenger ko, mga ka-drivers. Kung itatanong ninyo kung nagkakasya ba ang sahod ng isang mensahero sa katulad kong may pamilya na, nagkakasya siya, mga ka-drivers, kung wala kang utang. Okay? So ang payo ko lang din sa inyo, mga ka-drivers, kahit na nasa minimum wage po ang inyong sahod, iwasan nyo pong magkaroon ng utang. Kasi kahit na nasa minimum wage ka po dito sa Metro Manila, 537 ang bawat araw mo, yung bawat pasok mo, kung punong-puno ka naman ng utang, so wala rin, ano, hindi mo mabubuhay ang pamilya mo sa ganung kita lang. So kailangan mo talaga ng extra income, no, kung may mga utang ka. Pero sa akin kasi, mga ka-drivers, medyo mataas ang aking sahod kaysa minimum wage ng Metro Manila. Lalo na yung kasama ko, no? Kasi iba-iba kami ng sahod. Mas matagal kasi sa akin yun, mga ka-drivers. Yun talaga yung mensahero talaga nila boss, no? Yung messenger talaga nila boss yun. So iba-iba yung sahod namin. May isa kaming kasama na nasa office lang. Bago lang din siya. Secretary siya doon. 537 ang kanyang minimum. So nasa magdadalawang taon pa lang ata siya, mga ka-drivers, no? Kami kasi matagal na talaga kami. So ako, medyo matastas na ng konti ang aking sahod. So mga ka-drivers, sipag lang talaga, no? Nakabili naman ang gusto ng anak ko, no? Gusto namin. At mahirap nga lang pag may utang, mga ka-drivers. Yun, imbis na iipunin mo, ibabayad mo na lang sa utang. Okay? So iwasan nyo, mga ka-drivers, anuman ang inyong trabaho, nasa minimum wage man kayo pataas, iwasan nyo magka-utang. Kasi talaga nga mamumroblema kayo nun. Imbis na i-enjoy ninyo yung sahod, nag-i-enjoy kayo magtrabaho, iisipin nyo yung utang, no? Iisipin nyo talaga yan. So ako, enjoy lang ako, mga ka-drivers, bilang messenger dito sa Pilipinas. Minsan naisip ko mag-abroad, pero ayoko. So okay na, mga ka-drivers, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay ang mga mensahero ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panonood, at God bless po sa inyo, sa inyong mga trabaho. Mag-iingat po kayo. Okay, bye bye, mga ka-drivers.